kayaan at hindi sila pinagkulang ng Panginoon. Amen? Sabi nga ay lahat ng need mo, no, ay makukuha mo na dito sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi po ng 2 Timothy 3:16, diba, ito ay effective, no? Ito ay profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Okay? So ngayon po, pag-uusapan natin, dahil si Jonah po ay isang propeta na nabigyan ng Diyos ng commission, ibig sabihin ng atas, na maging missionary sa Gentile nation. Okay, si Jonah po ang kauna-unahang Gentile missionary. Subalit siya po ay sa unang responde niya, no, sa salita ng Diyos, ay pinakita ni Jonah na siya ay hindi willing. Pinakita ni Jonah na siya ay rebelde. Okay? So, hindi pala basihan na pagka-propeta ka ay di ka magre-rebelde. Amen? Hindi garanteya na kapag ikaw ay Kristiyano na, ay hindi ka magre-rebelde. Sapagkat, ang pagre-rebelde po ay attitude po yan. Amen? Kahit sino pwedeng tamaan, kahit sino pag hindi nag-ingat, ay pwedeng maging present sa buhay mo ang rebellion. Amen? Pero hindi po kalooban ng Diyos na tayo ay nagre-rebelde, lalo na sa salita ng Diyos. So, tingnan niyo po ang verse 1. Sabi po dyan, "Now the word of the Lord came unto Jonah." Malinaw naman na sa kanya ibinigay yung salita. At ang sabi ng Diyos sa verse 2, "Arise, go to Nineveh." Pumunta ka sa Nineveh, okay, that great city, "and cry against it, for their wickedness is come up before me." So, inutusan si Jonah ng Panginoon na pumunta sa Nineveh, okay, para siya'y sumigaw doon at mangaral. Okay? At tinatawag ng Panginoon na itong Nineveh ay great city. Hindi sila great positively. Sila'y great because of sin. Sila'y great because of wickedness. Ibig sabihin, na-highlight na sila ng Panginoon, na-markahan na sila ng Panginoon, na sila'y parang Sodom at Gomora na namumuti na, namumuro na, okay, malapit ng hatulan ng Panginoon. Okay, pero bago maghatol ang Panginoon, alam nyo naman po ang kabutihan ng Diyos. Bago siya magbigay ng hatol, nagpapadala muna siya ng mensahe, nagpapadala siya ng warning. Amen po? Ganon din po sa mga makasalanan, di ba? Pinapaalam muna ng Diyos sa tao na siya'y makasalanan, at ang kailangan lang sa kasalanan, pagsisihan, at tanggapin yung daan patungo sa kaligtasan na walang iba kundi si Jesus. Pag hindi yan ginawa ng taong makasalanan, yung pupuntahan ng kaluluwa nila ay impyerno. At hindi po nagkulang ang Diyos. Nagpadala muna siya ng mga magbibigay ng mensahe. So ito ang plano ng Diyos. Okay? Alam niyo po, una, si Jonah po ay isang matino at talagang masunurin. Isipin niyo po, buksan niyo po sa 2 Kings chapter 14, verse 23 to 25. Si Jonah po dyan ay servant ng Panginoon. Okay? Basahin natin ang 2 Kings chapter 14. So, dyan nyo malalaman kung sino si Jonah. Sabi po dyan sa verse 14, verse 23, "In the 15th year of Amasiah, the son of Joas, king of Judah, Jeroboam, the son of Joas, king of Israel, began to reign in Samaria, and reigned 41 years. And he did that which was evil in the sight of the Lord. He departed not from all the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel to sin. He restored the coast of Israel from the entering of Hamath unto the sea of the plain, according to the word of the Lord God of Israel, which he spake by the hand of his servant Jonah, the son of Amittai the prophet, which was of Gath-Hepher." So itong si Jonah
ay inutusan na dati ng Diyos na warningan itong si itong hari ng Israel na wag i-restore, wag pakitunguhan o wag niyang i-build up ulit yung mga lugar na winasak na nila. Okay, para walang tawiran o walang sabihin nating way para magkaroon ng compromise ang Israel doon sa Gentile nation. At ang nagbigay ng warning dito ay si Jonah. So si Jonah ay masunurin. Amen? Diyan sa binasa natin. Tinawag siya diyan na servant of the Lord. Okay? Pero bakit doon sa Jonah ay siya ay nung makrinig niya ang utos ng Diyos, baliktad yung kanyang ginawa. So balik na tayo doon. Ano kaya ang meron kay Jonah sa aklat na ito? Bakit inutosan ng Diyos na pumunta ng Ninive? Hindi naman mali ang dinig niya. Maliwanag naman, amen? Tingnan niyo po sa verse 3. But Jonah rose up to flee. So ang word na flee ay tumakas. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. So ito yung Ninive, dito pumunta si Jonah. Amen? Magkasalungat yan, magkaibang direksyon. Amen? Parang yung mga kabataan lang, sabi ng nanay ay ganito ang gawin mo, ang ginagawa, kabaliktaran, di ba? Amen? So, ito ang ginawa ni Jonah. Siya po ay hayagang nagrebelde sa Diyos. At ang pagre-rebelde niya ay rebellion against the Great Commission. Para po sa kaluluwa ang kanyang mission, pero kanya itong nilabanan. Amen? Rebellion, na ibig sabihin ay resisting, rising up against authority. Yan po ang ibig sabihin ng rebellion. Okay? So, kaya sa bansa natin, maraming rebelde, di ba? Ibig sabihin, sila'y against the authority. Sila'y nagre-resist, no? Sa authority. Amen? Pero ibang bagay yung mag-resist ka sa authority ng Diyos. Sa totoo lang, kung pipitikin tayo ng Panginoon ng kaunting pitik lang, talsik na tayo. Amen? Wala nang mabubuhay. Diba? Yung kakulitan natin, kung papatulan ng Panginoon, kawawa tayo. Tama ba? Oo. So, buti, napakabait ng Panginoon. So, tatlong bagay tungkol sa lesson natin. Number one, the causes of his rebellion. Causes. Bakit ba si Jonah at ang mga mananampalataya ay nagre-rebelde? Bakit? Okay? May mga dahilan. So, sa verse 3 nakalagay, but Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. So, unang bagay, because of the lack of fear. Because of the lack of fear. Pag ikaw po ay kulang sa pagkatakot sa Panginoon, takot ka sa tao, takot ka sa diablo, di ba? Takot ka sa authority ng bansa, pero hindi ka takot sa Diyos. Yan po ang problema kay Jonah. Walang fear of the Lord sa kanyang buhay. Sabi po sa Proverbs chapter 9 verse 10, okay? Proverbs 9:10, basahin niyo po kung gaano kahalaga ang pagkatakot sa Panginoon. Okay? Sabi po diyan, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. So pag may pagkatakot tayo sa Panginoon, paumpisa yan ng karunungan. So pag wala tayong takot sa Panginoon, paumpisa din yan ng kamangmangan. So si Jonah, naturingang propeta, subalit lack of fear of the Lord in his heart. Amen po? So, dapat magkaroon tayo ng fear of the Lord. Amen? Yan po ang reason ni Jonah. Okay? Sinasaalang-alang niya lahat ng bagay. Pinagbibigyan niya lahat ng bagay, pero ang Panginoon hindi. No fear. Okay? Letter B, lack of faith. Alam niyo po ba, bakit ayaw ni Jonah na pumunta sa Ninive? Kasi, alam ni Jonah na itong Ninive ay wicked city. Alam ni Jonah na wala ng pag-asa. Yun yung paniniwala ni Jonah. Wala ng pag-asa itong Ninive na to
at kailangan na itong hatulan ng Diyos. Okay? So kaya hindi na kailangan pang pumunta ako doon para pangaralan sila. Amen? So kaya ang ginawa ni Jonah ay lack of faith. Tatandaan po natin na ang tao hanggat di papatay may pag-asa pa yan sa Panginoon. Kahit gaano pa siya kasama. Amen po? Hanggat buhay pa yan, pwede pa yang magbago. So pagka tayo'y kagaya ni Jonah na di na maniniwala na ang kapwa natin, ang mahal natin sa buhay ay mawiwin pa, 'di ba? Ay lack of faith ka na. John 2:24, Isaiah 55:9, okay, binibigay ng mga talatang ito sa atin na walang imposible sa Panginoon. Even the vilest sinner kaya niyang baguhin. Basa po John 2:24. Okay, sabi diyan, but Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. Okay, alam ng Panginoon ang lahat ng tao. Lahat ng iniisip, lahat ng plano, lahat ng kahihinatnan ng tao, alam ng Panginoon. So, hindi mo dapat i-judge. Amen? Alam ng Panginoon. So, ang Diyos lang may karapatan na mag-judge. Ang Diyos lang may karapatan na magsabing, ito, wala ng pag-asa. Okay? O ito, may pag-asa pa. Amen? Sa Isaiah 55 verse 8, ang sabi, ang kaisipan ng Diyos ay iba sa kaisipan natin. Ang plano ng Diyos ay mas mataas sa plano natin. Okay? Kaya wag nating alisin ang pag-asa. Diba? Kahit Ninive yan, kahit masama yan, maniwala pa rin tayo na mahal sila ng Diyos. Okay? So, lack of fear, lack of faith, and literacy, lack of forgiveness. Isa pa sa dahilan ni Jonah, bakit ayaw niyang mag-preach sa Ninive? Sapagkat itong Ninivites na to, sila itong city na nagpahirap sa bayang Israel. Ito yung mga malulupit na lahi ng tao, itong Ninivites. Okay? Ito yung mga taong nangre-rape ng mga Israelites na dalaga. Ito yung mga tao na pinapatay yung mga kalalakihan ng Israel na walang kalaban-laban. Ito yung mga tao na kahit bata, no, ay kaya nilang lupilin, kaya nilang patayin ng walang kaawa-awa. Ganyan kalupit itong Ninivites. Okay? Kaya ayaw ni Jonah na mag-preach doon kasi gusto ni Jonah na sila'y magdusa or na sila'y mapahamak na lang sa impyerno para kahit papano ang mga kababayan ni Jonah maipaghiganti niya. Pero nalimutan niya, propeta siya. Amen? At ang propeta dapat mangaral. At ang propeta dapat magpatawad. Amen po? Oo, baka sinasabi niyo, sige, lagi na mga kong inaapin yan eh. Hindi ko na lang yan shiran. Eh, may hatred ka. Amen? Amen po? Si Jonah ganito, may hatred siya. Kinimkim niya ang galit sa mga Ninivites. Okay, baka kasi isa sa kamag-anak ni Jonah ang napatay ng mga Ninivites. Okay? Baka kasi isa sa mga mahal sa buhay ni Jonah, diba? Baka kasama niyang mga propeta ay ganun din na napatay ng taga Ninive. So kaya meron siyang hatred sa puso. Pero tandaan niyo po, bilang mananampalataya, sinabi ng banal na kasulatan na huwag tayo magkikimkim ng galit. Amen? Kundi magpatawad tayo. Nasa Diyos ang paghihiganti, wala sa atin. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanang nagawa sa iyo ng kapwa mo, huwag kang magkikimkim ng sama ng loob. At unti-unti mong intindihin, magpatawad kagaya ng pagpapatawad ni Kristo. Tingnan mo si Jonah. Kabaliktaran siya kay Moses. Exodus 32:32. Exodus 32:32. Ang sabi ni Moses diyan. Nakita niya po? Exodus 32:32. Okay. Yan. Sabi ay, okay, sabi dyan, yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me
I pray thee, out of thy book which thou hast written. Sabi ni Moses sa Panginoon, Lord, patawarin mo ang kasalanan ng Israelites. Pag di mo pinatawad, ako na lang ang i-erase mo sa libro mo. Huwag sila. O diba? Ipagpapalit ni Moses ang kanyang sarili sa mga makasalanang Israelita. Diba? Ang attitude na yun ay attitude of forgiveness. Amen? Si Jesus Christ, ganun din. Sabi niya nung pinapako siya sa cross, Ama, patawarin mo sila, di nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Si Stephen, binabato. Habang binabato, pinapatay siya, nakaluhod, nagpipray, Lord, huwag mo namang i-charge, idagdag sa kasalanan nila itong ginagawa nila sa akin. Tapos si Apostle Paul, di ba? Sabi ni Apostle Paul, kung paano kayong pinatawad ni Kristo, ganun din kayo magpatawad sa isa't isa. So lahat ng mga lingkod ng Diyos na matino, amen, hindi nakikimkim ng galit. Para sa kanila, naiintindihan ko, makasalanan yan eh. Magbabago lang yan pag may Kristo na sa buhay. Amen? Pero si Jonah, iba. Siya ay lack of forgiveness. O baka naman, meron kayong kaaway hanggang ngayon. Baka naman, meron kayong kagalit, meron kayong kinikimkim na galit, 20 years nang nakakaraan, hanggang ngayon, nandyan pa. Amen? Diba? Isipin nyo. Diba? Hindi po sila, hindi yung kagalit mo ang pinapahirapan mo, sarili mo. Ang pagkikimkim ng galit ay kagaya yan ng pag-inom ng lason. Okay? Pag-inom ng lason, pero ang ini-expect mong mamatay, yung kagalit mo. Ulitin ko ah. Ang pagkikimkim ng galit ay kagaya ng pag-inom ng lason, pero ang inaasahan mong mamatay, yung kagalit mo. Mali. Kung ikaw yung uminom ng lason, ikaw yung mamatay. Tama? So pag kinimkim mo yung galit sa yung kapwa, wala kang kaalam-alam, yung kapwa mo masaya. Nakamove on. Pero ikaw din nakakamove on. Pag ngumingiti, sabi mo, ngiti-ngiti pa, di mo alam. Galit ako sa iyo. Sabihin mo. Sabihin mong galit ka, amen? Diba, parang dalawa na kayong tatawa. Amen? Oh. Tapos nakita mo, bumibili. Bumibili ka pa, utang ka sa akin. Diba? Oh. Bakit? Yung bang nagkasala sa atin, walang karapatang lumigaya? Dahil may kasalanan sila sa atin. So si Jonah po, lock up, meron siyang kinikimkim na galit at lack of forgiveness. Okay. Sabi sa Matthew 6 verse 14 to 15. Kung patatawarin mo ang nagkasala sa iyo, patatawarin ka rin ng Diyos. Pero pag di mo pinatawad ang nagkasala sa iyo, bakit ka mag-i-expect na patawarin ka ng Diyos? Basahin niyo 'yan. Oh, pwede niyo guhitan 'yan. Matthew chapter 6. Nakita? 14. Sabi dyan, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Totoo ba yan o hindi? Totoo yan. Salita ni Kristo yan eh. So, huwag kang mag-expect na patawarin ka ng Panginoon sa kasalanan ng ginawa mo na hinihingi mo ng tawad kung yung kapwa mo hindi mo kayang patawarin. Amen? Kung ilagay natin sa scenario kay Jonah, hindi makakawin ng kaluluwa ang isang Jonah kung puno siya ng galit. Baka naman may mga Kristiyano na kaya hindi magkaroon ng bunga sa Panginoon kasi punong-puno siya ng bunga sa puso niya ng galit. Amen? Bukod sa bungang araw, bungang galit. Kaya di siya makawin. Amen? Bakit hindi niya win-win yung kapwa niya? Igalit ako dyan eh. Hayaan mo na yan. Hindi nga mapunta na impyerno yan eh. Pero maawa ka. Bakit? Kinaawaan ka din ng Diyos eh. Wala ka dito sigurado kung walang nag-share sa'yo. Wala ka dito kung walang naawa sa'yo. Amen? Oh. Pang-apat, lack of faithfulness.
Tiyam ang ginawa ni Jonah. Saan inutusan? Ninive. Saan pumunta? Sa Tagig. Saan pumunta? Tarshish. Okay. Oh, Jonah. Tingnan nyo. Chapter 1. Verse 3. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof. So namasahe siya. Di baling gumastos, makalayo lang sa kalooban ng Diyos. Galing, no? Libreng-libre ang papunta sa Ninive, pero nagasto siya dito, nagbayad ng barko. Amen? Tapos sabi diyan, paid the fare thereof and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Kanino siya lumayo? Saan siya lumayo? From the presence of the Lord. Alam niyo ba yung presence of the Lord? Ito yung hirap na hirap ang mga Hudyo eh, na makuha nila eh, na makalapit sila sa presence ng Panginoon. Pero si Jonah, nasa presence na ng Panginoon, lumalayo naman. Alam niyo ba ang Israelite, pahirapan para makapunta sa Holy of Holies? Dahil saserdote lang ang nakakapunta doon, o high priest. Tama? Lagi lang silang nasa labas ng templo. Lagi lang silang nasa outer part ng templo. Diba? Naghihintay lang sila sa sasabihin ng saserdote. Nung dumating si Jesus Christ, ang sabi, God with us. Amen? So nasa atin na ang Panginoon, kapiling na natin, Emmanuel na, nandiyan na. Diba? Pero bakit may tanong pa si Jesus Christ nung siya'y buhay sa lupa, nagtanong siya, will you also go away? Ba't may ganyan pa? Ba't may mga paglayo pa? Ang issue, faithfulness. Ang Diyos ay faithful sa atin, pero tayo, minsan-minsan lang faithful. Ang Diyos ay hindi tumitigil, hindi napapatid ang kanyang katapatan. So kapag ka nagre-rebelde ang puso natin sa utos ng Diyos, ang dahilan, lack of faithfulness. I-check natin. Amen? Bago ka mawala sa church, ang unang nawawala sa iyo, yung prayer life. Bago ka mawala sa church, ang unang nawawala sa iyo, yung pagbabasa ng Bible. Tama? Bago ka magkaroon ng mga association sa unbelievers, bago ka magkaroon ng mga kabarkadang mga hindi mananampalataya, ano muna ang nangyayari sa iyo? Unti-unti ka munang nagtatanggal ng mga dati mong ginagawa sa church. Pero yung mga busy ang sarili sa church, yung binababad nila ang sarili nila sa prayer, sa Bible, sa fellowship, sa pagsimba, amen? Sa ministry, sa pag-awit sa Panginoon, wala na silang time na i-entertain pa ang kasalanan. Kaya sa church po, kung sino yung madaling ma-offend, yan yung walang ginagawa. Sa totoo lang. Bakit? Kasi nanonood lang sila eh. Tinitingnan nila yung may mga ginagawa. Amen? Oh. Pero pagka-involve ka, amen? Kasama ka, may part ka, i-entertain mo pa ba ang katitisuran? Sasabihin mo kay Satanas, wala akong time dyan. Busy ako, nagluluto ako dito eh. Di ba? Titingnan ko pa ba yan? Necktie lang ni brother, ma-offend ako. Di ba? Hindi lang ako nakamayan, nung kamayan ko, ma-offend ako. Hindi. Maliit na bagay yan. O, di ba? Hindi lang ako nakantahan ng birthday ko, ma-offend ako. O. Yung mga busy, hindi na-offend. Amen? Sabi ni Nehemiah, di ba? Si Nehemiah, tinutokso ni Sanbalat at Tobiah na itigil ang ginagawang wall. Sabi ni Nehemiah, we are doing a great work. Bakit namin ito ititigil? Great work ang ginagawa namin. Amen? Oh, basahin niyo po. 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Sina Pablo at ang kasama niya, bakit di nanghihina? Kayo ba'y nanghihina na? Chapter 4 verse 1. Chapter 4 verse 1. Anong sabi? Therefore, seeing we have this ministry,
as we have received mercy, we faint not. Sabi ng Diablo sa'yo, spell quit. Di ba? Quit na! Sabi mo, hindi. May ministry ako eh. At ang ministry yung ginagampanan ko sa church, mercy lang ito ng Diyos. Naawa lang sa akin ng Panginoon. Amen? Kaya yung pagkanta natin dito, hindi yan dahil magaling ka. Amen? Yung pag-preach dito, yung anumang ginagawa nyo sa church, hindi yan dahil magaling ka. Yan ay dahil naawa ang Diyos sa'yo nung dati patapon ang mga buhay natin. Ngayon, naawa ang Diyos, binigyan tayo ng kanyang grace, natuto tayo ng mga ganitong gawain. At tinatawag itong honorable work. Isipin mo, out of millions of people, dapat sana nasa SM ka ngayon. Dapat sana nasa sabungan ka ngayon. Dapat sana nandun ka sa swimming o kung saan sa hanggala. Out of millions of people in the world, isa ka sa nandito sa church, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? You are doing an honorable job. Okay? So, pero bakit nagre-rebelde ang kagaya ni Jonah? Dahil sa mga nabanggit natin. Number two, the consequences of his rebellion. Ladies and gentlemen, lahat pong pagre-rebelde sa Diyos, may resulta. Merong consequence, merong bayad. Amen? Tingnan niyo po kung anong bayad. Sumakay siya ng barko, tama? Pagsakay niya ng barko, ang sabi po sa verse 4, agad-agad, no? But the Lord, what? Sent out a great wind into the sea. And there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Tingnan niyo. Yung rebellion ni Jonah, naka-apekto sa iba. Sabi diyan, it affected the sailors. Bakit? Walang kinalaman yung mga tao sa barko, walang kinalaman yung mga mariners. Okay, pero dahil pumasok doon ang isang backslider, pumasok doon yung isang rebelde sa Panginoon, nadanga yung mga inosente. Binagyo sila. Buti kung si Jonah lang hinabol ng bagyo. Amen? Eh, sumakay siya ng barko, pumunta pa siya sa pinakailalim ng barko. Tingnan niyo po. Ano sabi diyan sa verse 5? Then the mariners were afraid. So natakot yung mariners, sila yung sailors. And cried every man unto his God and cast forth the wares. So tinapon nila yung mga karga, yung mga sakay sa barko, tinapon nila para gumaan. Okay, enlighten it up of them. But Jonah gone down into the sides of the ship and he lay and was fast asleep. Matindi to. Amen. Unconscious. Sipin mo na lahat natatakot. Siya, walang pakialam. Pumunta dun sa pinakailalim ng barko. Tapos naghanap ng tulugan na tulong. Habang ang iba, natatakot na kasi baka lumubog, si Jonah tulong. Tapos ang ginawa, ginising siya. Verse 6. So the shipmaster came to him and said unto him, what meanest thou, O sleeper? Ano bang ibig mo sabihin? Chinelas. Ah, chinelas. Sleeper. Tinitingnan ko lang kung kayo'y gising. Bigla siya naging chinelas, no? Noon, ang chinelas, ang tawag sleeper. Oh, rich kid ka kasi kaya di mo alam. Okay, sleeper. Bakit nga na sleeper ko? Aling sleeper pa, yung Rambo. Rambo, di ba? Nakita na kayo ng Rambo? Ganito kakapal yun. Bakit mo inihingi yung Rambo pa? Ipapalo ko sa'yo. Pag pinalo ka ng Rambong chinelas, di ba, mamamaga talaga ang kwet mo. Ganon kami nun. Gamit yung Rambo. Okay, napalo na kayo ng Rambo. O di kaya yung ano, pag kami social ka chinelas nun, ang tawag ay Habayanas. Islander, yung mga ganyan, no? Okay. So, sabi, ano bang ibig mo sabihin ikaw na tulugin? Sleeper.
Arise! Call upon thy God! Sabi niya, bumangon ka rin. Kami lahat tumatawag na sa Diyos-Diyos namin. Ikaw, tumawag ka rin sa Diyos mo kung meron kang Diyos. Sabi niya, baka ang Diyos ay maawa sa atin. Okay? So, ang ginawa nila, tinanong nila si Jonah, sino ka? Anong pangalan mo? Basa. Verse 8. Then said they unto him, tell us, we pray thee, for whose cause this evil upon us? What is thine occupation? Whence comest thou? What is thy country? And what people art thou? Sumagot naman siya. And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord. Oh, may fear pala siya, pero di niya pinakita. Amen? I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, why hast thou done this? Pinagtapat ni Jonah, ako'y rebelde, ako'y may takot sa Diyos, pero ako'y rebelde. Ako'y lumayo, ako'y tumakas, ako'y nag-backslide. Kwento pa. Kaya natakot yung unbeliever. Unbeliever natatakot pag ang Kristiyano nagbabackslide. Pero yung mga Kristiyano pag nagbabackslide, hindi natatakot. Di ba natakot sila nung ikwento ni Jonah na siya yung backslider? Amen? Nung sabi niya, they were afraid and said unto him, why hast thou done this? Ba't mo ito ginawa, brother? For the men knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Then said they unto him, what shall we do unto thee? Ano na lang gagawin namin sa'yo? Okay, so letter A, it affected the sailors. Letter B, it affected the Savior. Pag ikaw ay lumayo sa Panginoon, nagrebelde ka sa kanyang salita at sa kanyang kalooban, hindi lang po yung mga sailors na kasama mo ang apektado, pati yung Panginoon mo apektado. Nakalagay po sa Ephesians 4:30 na huwag nating pighatiin ang banal na espiritong nakatira sa atin. Alam niyo po ba na pag tumanggap ka kay Jesus, ang pumapasok sa puso mo, ang tumitira ay Holy Spirit? Hindi na po yan aalis forever na yung nandyan. Pag gumawa ka ng mabuti, natutuwa siya. Pag ang ginagawa mo masama, kagaya nitong rebellion ni Jonah, ang Holy Spirit na pipighati. Ibig sabihin, nalulungkot. Ang Holy Spirit na yan, tinatawag yan ni Jesus Christ na kahalili niya. Bago daw siya umalis, magpapadala siyang kahalili niya. Yun ang Holy Spirit. So, sino ang nagbigay ng Holy Spirit sa mga believer? Si Jesus Christ. So, pag nagrebelde tayo sa Panginoon, naaapektuhan ng Panginoon natin. Amen? And letter C, it affected the service. Diba? Pagka ikaw ay nagrebelde sa Panginoon, apektado yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na magagawa. Tingnan mo ang ginawa nila. Ang sabi nila kay Jonah, ano na lang gagawin namin sa'yo? Dahil propeta ka, dahil may takot ka pala sa Panginoon, tapos lumayo ka, naku, delikado, madadamay kami. Ano na pala ang gagawin namin sa'yo? Ang sabi ni Jonah, ihagis nyo na lang ako sa dagat. At ang bagyo ay titigil. So alam ni Jonah 100% na siya ang hinahabol ng bagyo. Kaya huwag tayong magre-rebelde sa Panginoon, baka habulin ka, hindi lang ng bagyo, pati bala. Amen? Okay? So hinabol si Jonah. Tapos ang ginawa ng mga tao, hinabol nga, ay itinapon nga talaga nila si Jonah. Ano nangyari kay Jonah? Anong nangyari sa barko? Di ba tumahimik? Yung paligid na wala yung bagyo. Talagang si Jonah yung may balat sa puwet, di ba? Okay? Nadamay lang yung iba eh. O, tinapon siya. O, tanong. Anong nangyari kay Jonah? Ang Diyos ay naghanda ng isda para kainin si Jonah. Amen? At ang tawag sa isda na yon, balyena. Tama? Tapos tatlong araw siya at tatlong gabi sa loob ng tiya ng isda. So yan ang resulta. O, tanong ko sa inyo, pag nasa tiyan ka na ba ng isda, makakasimba ka pa? Makakapag-Bible study ka pa? Makakakanta ka pa ba? Oh, kaya maraming Kristiyano, ang nagiging resulta ng kanilang rebellion, okay, ay napapasok sila
sa lugar na ayaw nila. Nasasadsad sila sa problemang di na nila malabasan. O pag meron ka ng ganun, makagawa mo po ba ang ginagawa mo sa Panginoon? Hindi na. Basta di na po ako makasimbay. Bakit? Yung napangasawa ko po, ano'y drug addict. O, ano ngayon? Nilipat na po kami ng lugar, doon na po kami nakatira sa squatter. Bubugbugin daw po ako pag di ako pag nagsimba ako. Kalooban ba ng Diyos na magkaganon siya? So because of rebellion, napupunta tayo sa mga tiyan, okay, ng sari-saring balyena. Balyena ng problema, balyena ng ano, napakarami, di ba? Wala na kayo. Ano-anong balyena ang nasa buhay nyo. Number 3, the correction of his rebellion. Okay? The causes, the consequences, and the correction. Mabuti na lang ang Diyos ay buhay. Amen? Amen. Tingnan nyo po. Sa chapter 3, so nilaktawan natin ang chapter 2, kasi sa chapter 2, si Jonah dyan ay nag-pray sa loob ng isda. Marunong din palang mag-pray, no? Pero kailangan pang ipasok muna sa isda. Okay. Verse 1 and 2. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Nagbago ba? Nagbago ba yung utos ng Diyos kay Jonah? Chapter 1, yun pa rin. Chapter 3, yun pa rin. O sometimes, ganun nangyayari sa buhay natin. Pag ikaw ay nadapa, ibabangon ka ng Diyos, pero ibabalik ka din naman sa kalooban niya. Amen? Napariwara ka, pagbangon mo, babalik ka din naman. O, eh bakit hinayaan mo pang magkawindang-windang muna buhay mo? Ba't di ka nalang dumiritso dun sa kalooban? Pwede kang madapa, pwede kang tumayo, pero at least nasa kalooban. Tama ba? Hindi naman all the time, talagang napakabilis mo eh. Pwede ka naman magdahan-dahan eh, pag nahihirapan eh. Basta nandun ka sa umbrella protection ng Panginoon. Kaysa ilalayo natin ating sarili. Amen po? Oh, tingnan nyo. Letter A, merong mga correcting rod ang Panginoon. Letter A, a storm. Okay, correcting rod ng Diyos ay yung bagyo. Sa Jonah chapter 1 verse 4, ayun na, nagpadala ng bagyo. So, ang dahilan ng bagyo, number 1, to correct his servants. 2, to confirm his sovereignty. And 3, to create a shadow. Okay, so makikita nyo dyan na ang bagyo sa buhay ay ito'y alarm clock ng Panginoon. Kaya pag dumarating sa inyo ang problema, para i-correct ka. Baka kasi nalilimutan mo na siya. Amen? Sipin mo, tutok na tutok ang mata mo sa isang bagay na ginagawa mo, nakakalimutan mo ang Panginoon. Okay? Tapos wala ka namang ginawa, biglang nagkasakit ka. Okay? Bigla kang nagkasakit. So, magtataka ka, ano bang nakain ko? Ano bang ano? Paalala yan ng Diyos na nakakalimutan mo siya. Amen. To confirm his sovereignty. Alam ng Diyos, walang pwedeng lumayo at magtago sa Kanya, kahit pa propeta niya. Walang pwedeng magtago. God is God. Amen. At kaya niya magpadala ng sari-saring dilubyo para lang habulin ka. Amen. And to create a shadow. Alam niyo ba na ang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, di ba, ay isang kumbaga naging ano to, si Jonah ay naging type of Christ. Okay? So ang nangyari kay Jonah, binagyo siya, kinain ng isda, para 3 days nandun siya, para ito'y mag-symbolize ng 3 days and 3 nights din si Jesus Christ na nasa tiyan ng libingan. Amen? Okay. A storm. Letter B, a stomach. Jonah 2:5. Okay? So, si Jonah ay nasa loob ng balyena. Alam natin, tayo'y kumakain ng isda, di ba? Ang isda, nasa tiyan natin. Pero kakaiba to, si Jonah nasa tiyan ng isda. Verse 5,
The waters compass me about, even the soul, to the soul. The depth close me round about, the waves will wrap about my heads. Grabe, no? Sa loob ng tiyan ng isda, maraming mga baging, maraming mga dawag, nagkatambak-tambakan yung kay Jonah. So, lahat ng laman ng isda, okay, ay nakita ni Jonah. Okay, kaya possible na si Jonah ay talagang nabahuan dun sa loob ng isda. Okay? So, totoo po itong istoryang to at talagang ang tao ay mabubuhay sa loob ng balyena. Marami na pong nangyari niyan sa mundo na aso na wala ng isang linggo, okay? Tapos, nakita sa loob ng tiyan ng balyena, buhay. Okay? Tapos, taong nawala, si James Barclay. 2 days na nawala, okay? At akala ng mga tao, siya ay nalunod or siya ay patay na, pero siya ay natagpuan sa loob ng tiyan ng balyena at siya ay buhay. Pangalan niya ay James Barclay. O, bago pala mangyari yung mga ganyan, may nauna na si Jonah. Pagdating sa langit, pwede nating tanungin si Jonah. Anong pakiramdam nung nasa loob ka ng tiyan ng balyena? Okay? At magtataka ka, kapatid, ang Book of Jonah ay ang nagsulat ay si Jonah. Di ba? Kaya makikita nyo talaga na ang Bible, salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi pinili ni Jonah ang isusulat niya. Kung ako magsusulat ng sarili kong kasaysayan, hindi ko isusulat yung mga mali ko. Hindi ko isusulat yung mga katigasan ng ulo ko. Pero si Jonah nagsabi, at si Jonah ay lumayo sa Panginoon. Matindi, no? Siya nagsulat, no? Okay? At si Jonah ay nagalit sa Diyos. Oh, halata na talagang, Jonah, ikaw magsulat. Isulat mo yung papasulat ko, ha? Kung mong piliin yung salita. Amen? Yan nangyari. Stama. Kaya kung ayaw nyo pumasok sa anumang stama, okay? Huwag kayong magrebelde. Amen? Huwag kayain si Jonah. Tama yan. Sipin mo, natuto siyang mag-pray sa loob ng isda. Basa. Chapter 2, verse 1. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly. Anong klaseng prayer kaya to? Taimtim ba to? Pwede. Amen? Pwede rin tong ejaculatory prayer. Okay? Or emergency prayer. Amen? Minsan ganito, yung mga time na ang laya-laya mong mag-pray, di ka nagpe-pray. O, makinig, Kristiyano. Ang laya-laya nating mag-pray, di tayo nagpe-pray. Pero bakit kung kailan emergency na? 50-50 na yung anak mo. O, ganun ka na mag-pray, Lord. Please, alam mo naman. Diba? Pagalingin mo naman siya, Lord. Diba? Pero pag walang problema, diba? Kahit nga pagkain, di ka nagpe-pray. Diba? Makita mo, ulo, sarap. Kain ng kain. Amen? Tapos natinig ka. Bigla mo naalala, di ka pala nag-pray bago ka sumubo. Amen? Ang manok nga bago uminom, nag-pray? O pag umiinom pala? Di ba pag yun? Amen? Diba? Nag-observe ka sa manok? Thank you sa ano? Sabi ng iba, nagtatanong yun, Lord. Nagtatanong yun, Pastor. Bakit? Kung bakit inom sila ng inom, di naman sila umiihi. Ang ihi kasi nila, kasama na dun sa ano. Okay? Diba? Malay mo, may mga sariling language yung mga hayop na yun kung paano mag-pray. Di natin alam. Tama? Ikaw ba nagpe-pray bago ka kumain? Ha? O baka nagpe-pray ka pag nabusog ka lang? Salamat, Lord. Kasi dumighay ka. Paano kung di ka pala dumighay? Walang thank you, Lord.
Baligtad din, no? So, bago mag-subo, mag-pray mo na. Naintindihan, mga Kristiyano? O, wag nating hintayin na mas sad-sad ka muna sa loob ng problema bago ka mag-pray. Mas maganda kung ang prayer hindi solusyon. Mas maganda kung ang prayer ay prevention. Prevention is better than cure. Pag alis mo ng bahay, mag-pray ka, Lord, ingatan mo naman po ako. Amen? Sa aking biyahe. Hindi eh. Nung nabangga na yung sinasakyan mo, saka ka nag-pray. Lord, sorry, di ako nag-pray kanina. O ngayon, ibalik mo ulit ako sa bahay. Tapos, magpipray na ako bago lumabas. Yun ang, kung pwede lang ibalik ni Jonah yun, gagawin niya. Na di na siya lalayo. Amen? Isipin nyo. Kinain siya ng isda. Amen? Nasa tiyan. Tapos yung isda, inutusan ng Diyos, lumangoy ka, papuntang Ninive. Ikaw na ang magsilbing barko ni Jonah. Yung barkong sinakyan pa Tarsis, doon na yun. O ikaw, punta sa Ninive. Tapos niluwa siya ng isda doon. O pagising ni Jonah, nasa Ninive na siya. Okay? So letter C, panghuli. A second chance. Amen? Pagdating doon sa Ninive, sabi ng Diyos, o Jonah, nandiyan ka na o. Go, stand up and preach. Kahit ayaw ni Jonah, okay, ay kailangan niyang sumunod. Kailangan niya mag-submit. Alam niyo kung bakit? Mabuti, balyena lang kumain sa kanya. Pag siya'y sumuway pa ulit, pwedeng pating na. Amen? O, pero ang natuto na si Jonah, nag-preach na. Okay? At ito po ang pinakamaikling preaching sa kasaysayan ng mundo. Pinakamaikling preaching. Tingnan niyo ang preaching niya. Ilang salita lang. Basa, verse 3. So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. So hindi pa yan ang preaching. Verse 4. And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, so ito yung preaching niya, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Pakilagay nga sa Tagalog kung may Tagalog. Ilang salita yan sa English? Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. 8 salita. Ganun kaikli ang preaching niya. Sa Tagalog, ganun sabi niya. 40 araw pa at ang Nineveh ay mawawasa. Anong sabi sa verse 5? So the people of Nineveh believe God. 8 words of preaching. Tayo inaabot ng 12:30 dito. Amen? Si Jonah, 8 words of preaching, tapos umalis na. Ganun kayang gawin ko no, next Sunday. Binibigay mo pa lang yung intro. Tapos na. Okay? Tapos isipin mo, nung marinig ng taga Nineveh ang mensahe, ang hari ay nag-declare na lahat ng mga kababayan ko maglagay ng abo sa ulo, magsisi sa kasalanan, at panampalatayanan ang Diyos ni Jonah. So buong Nineveh ay nasig dahil sa maikling preaching ni Jonah. Okay? So huwag nating tapusin yung buong Jonah. Kasi si Jonah nagalit dyan. Bakit nasave ang taga Nineveh? Huwag kayong mag-alala, siya din naman nagsulat nun. Kayo ba'y nagagalit pag nasave yung kapitbahay nyo, yung mga may galit sa inyo? Huwag. Okay? Ang ipagpasalamat na lang natin, putulin na lang natin na yung great sinners na save. Amen? Salamat sa Diyos sa biyaya niya. So it's not about Jonah. It's about God. Amen? It's not about us. It's about Jesus Christ. Sa ating conclusion, what will you do if God gave you a second chance?
Anong gagawin mo sa second chance na binigay sa iyo ng Diyos? Pahahalagahan. Bakit? Pwedeng hindi na yan maulit. Kaya sabi ng kanta kanina ng Tipas Boys, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Kung ang araw mo'y lumipas na, hindi mo na magagawa yan. Okay, sa ating conclusion, sabi po ng Numbers, Joshua and Caleb, Numbers 14, 8 and 9, may pangako ang Diyos sa atin na dadalhin tayo sa Promised Land. Ang Promised Land ay simbolo ng spiritual maturity. May pangako ang Diyos na yung mga kailangan mo sa buhay, ibibigay niya. Ang pakiusap lang nila, verse 9, sabayan niyo kung magbasa. Only rebel not ye against the Lord, neither fear you the people of the land, for they are bread for us. Their defense departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Ibibigay ng Diyos sa iyo yung prayer mo. Huwag ka lang mag-rebelde. Amen? Mga kapatid, ang Panginoon napakabuti sa atin para mag-rebelde tayo sa Kanya, nakakahiya. Amen? Hindi nga natin kayang ibalik kahit isang patak ng dugo na naibigay niya sa atin. Isang patak ng dugo na bumuhos sa cross para hugasan ng kasalanan mo. Kaya mo bang ibalik yon kahit isang patak ng hindi? Huwag na tayong lumayo. Huwag na tayong mag-rebelde. Amen? Ang maganda kay Jonah, sa second chance ni Jonah, na itama niya pa ang sarili niya. Baka may mga bagay kayo na failure ngayon, pero nagpipray kayo, Lord, someday, ibangon mo ako. Amen? Head bow and eye close. Ang church po ay tinatawag na house of prayer. Correct? Dito po natin sinasabi sa Diyos ang mga prayers natin. Pwede po kayong yumuko, pumikit, kausapin ng Panginoon. Ipag-pray nyo ang mahal nyo sa buhay, ipag-pray nyo ang sarili nyo, ipag-pray nyo ang mga may sakit, ipag-pray nyo ang mga problema nyo, ipag-pray ang desire ng puso nyo para sa gawain ng Panginoon. Bago man lang tayo umuwi, biligin natin ang prayer ang lugar na ba.